Assalamu alaikum, Eid Mubarak, kumusta po kayo? At itong one week na bakasyon, ay one week din ako nagbakasyon sa social media. Bali yung dalawang in-upload ko, yung oras pa ng Eid, nakaraan na ng mga videos yon. Yung nag-ano kami sa IKEA, nag-tour around kami kasama si Alicamlon at Granaderos. At pangalawa na nasa Batha kami ay lumang videos din yon. Bali, talagang nagbakasyon ako pati sa paggagawa ng video. Bali, ano nga pala meron dito para sa mga non-Muslim natin na viewers? Ano meron sa araw na ito? Bakit kami nag-fasting yung araw ng tinatawag na Arafah? At yung pangalawang araw is nag-celebrate kami, nagkatay. Ilang ba ang piyesta ng mga Muslim? Ano ba daw ito? Akala ng mga iba, tinatawag na, kumbaga yung parang Christmas, Pasko, no? Pasko ba daw natin? Bali, iba po yung Pasko. Ang alam ko, Pasko is galing talaga sa sinasabing December at Tinagalog lang. At yun yung araw na pinanganak daw si Jesus ayon para sa mga Christian na naniniwala. Pero hindi po Pasko yun, yung ano, yung Eid. Bali, dalawa lang po ang celebration namin mga Muslim. Una, itong yung tinatawag na Eid al-Fitr. Ito yung araw na pagkatapos ng huling month ng Ramadan. After ng Ramadan, yun halos nabubuo minsan ng 30 days na nagpa-fasting. Hindi kami kakain bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog. At after ng buwan na itong Ramadan, nakikita din sa moon sighting. At doon na nagiging araw ng Eid na mag-celebrate kami bilang pasasalamat sa Allah at dahil sa mga biyaya at iba pang dahilan. After nitong Eid al-Fitr, itong piyesta Eid celebration na after ng Ramadan, after ilang months, darating naman ang Eid al-Adha, yung pangalawang celebration namin. Itong Eid al-Adha, ito naman yung sumasabay sakto dito yung Hajj, yung buwan ng itong araw ng pag-Hajj. So, sumasabay din dito sa Eid na ito. Ngayon, yung araw ng Arafat bago mag-Eid, ayun yung importanteng araw din sa mga Muslims na kailangan namin mag-fasting. Ito ay sunnah. At kapag nag-fasting sa araw na yon, sa mga hindi nag-hajj, okay? Mamaya pag-usapan natin ang hajj. So, sa mga hindi nag-hajj, pag nag-fasting sa araw ng Arafat, ay mapapatawad ang kanyang kasalanan sa nakaraan, sa past, at sa darating na kasalanan. Yun ang reward niya, inshallah. So imagine mo, isang araw lang nag-fasting. Ngayon, pangalawang araw, sa second day pagdating, ay kanibukasan, Eid na, ng tinatawag na celebration, na kailangan mag-alay dahil ito naman yung araw na sinubukan si Propeta Abraham. Dahil bilang Muslim ay naniniwala kami sa kay Propeta Abraham, hindi ka pwede maging Muslim hangga't hindi mo paniwalaan lahat ng propeta simula kay Adam, hangga't sa kay na Noah, Abraham, at sa mga kanyang mga anak, sina Ismael, Isaac, Jacob, Solomon, Moses, Jesus. At ang pinakalas sa kanila is si Prophet Muhammad, peace be upon him, galing kay Ismael. So, paniniwala ng mga Muslims, naniniwala kami sa lahat ng propeta. At si Propeta Abraham ay binigyan ng maraming pagsubok ng Allah bilang pagsubok sa kanya kung siya ay talagang sumusuko sa gusto ng Allah, sa gusto ng Diyos. Ngayon, tulad yung inutusan siyang iiwan ng kanyang anak, mag-ina, kanyang asawa si Hagar at si Ismael sa desierto. Dito alam natin sa Makkah na wala pang katao-tao dyan noon, walang kabuhay-buhay, walang tubig, wala lahat, walang pagkain. So imagine mo, pinaiwan sa kanya. So napasaya yung exam na yon. At next, yung lumaki naman ng kanyang anak, ay inutusan siya na katayin, ialay ang kanyang anak. So ito ay dumaan sa kanyang panaginip. So sa isip niya na yun yata ito ay inuutos sa kanya at napagtanungan din niya ang kanyang anak, sinabi kung yan ay utos ng Allah din gawin mo. Both sila sumuko, talagang mag-ama na sumuko sa gusto ng Allah. Imagine mo, ang hirap yun, papakatay sa'yo yung anak mo. So masakit yung bilang tatay, so sinubukan siya ng Allah. Kaya ang religion, lahat ng mga propeta ay submission to the will of God. Pagsuko sa gusto ng Allah. Kaya si Jesus sabi niya, di ba? Kung hindi ako nakamali, Matthew, kalimutan ko lang yung chapter. Yung nagpatira pa siya at sabi niya, iligtas mo ako sa ano na to, situation, not as my will, but your will. Pati si Jesus, sumusuko sa will of God. Pati siya, lahat ng propeta. So ang submission to the will of God sa Arabic ay Islam. Submission, pagsuko. Kaya ang religion ng mga Muslim ay pagsuko. Katulad ng religion ni Moses, religion ni Jesus, at religion ni Prophet Muhammad, religion ni Abraham, ni Ibrahim, na pagsuko.
So yung kakatayan ng anak niya ay yung mga Kristiyano pala, alam natin ang paniniwala nilang kinatay si Isaac, which is Islam, si Ismael yung ay-aalay niya sana. At pinalitan ng Allah ng hayop na parang tupa siya. At yun ang inalay kapalit ng kanyang anak. Kaya sa araw na yan, nagkakatay ang mga Muslims ng kahit tupa, kambing, baka o kamelyo. At speaking of Hajj naman, so ngayon alam nyo naman kung ano meron dun sa Eid al-Adha. Ito ay bilang pasasalamat sa Allah, sa mga biyaya at sakripisyo at ano yung tawag dun? Magdiriwang, magse-celebrate. At yung Hajj naman, ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam. Ang Islam ay nabubuo sa limang haligi, ang pangshahada, yung pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, si Muhammad ay huling propeta at sugo ng Allah. Pangalawa, yung pagdarasal ng limang beses sa isang araw. So, ang Muslim, kailangan niya talaga magdasal. Hindi porkit nagdadasal yan, sasabihin mo, ay maka-Diyos ka na, naakit ka na ng langit, dasal ka ng dasal. Kailangan talaga magdasal ng isang Muslim, obligado sa kanya. Tapos, pagbigay ng obligatory na tax, yung zakat sa mga may kaya, ibigay sa mga nangangailangan ng Muslim. At pang-apat is yung fasting sa buwan ng Ramadan. At ito yung pang-lima is yung Hajj. At yung Hajj is sinasagawa isang beses lang sa buong buhay kapag kaya ng financial, mental at physical, kaya ng katawan, lakas na pumunta doon sa Makkah, yung tinayo yung propeta Abraham, yung nakikita yung parang bahay na tinakpan ng tela na, yung box ng bahay na tinakpan ng tela ng itim. So yun yung sa Makkah na tinayo yung propeta Abraham kasama ang kanyang anak. At pupunta doon, magsasagawa ng pagdarasal, itong pilgrimage na tinatawag. At nabubuo yan na halos 9 days, kung ano kamali. At yun, sa huling araw, yun yung pag magkakatay din sila mag-aalay. So doon pupunta lahat, mahirap man o mayaman, magsusuot ng parehas na damit, yung puting dalawang tela lang sa mga kalalakihan na wala ng ibang suot doon, maliban lang yun, patunay na mayaman o mahirap ay pantay lahat sa paningin ng Allah. At maputi man o maitim, anumang lahi mo, singkit, matangos sa ilong o hindi, pandak man o matangkad, mayaman man o mahirap, lahat pantay sa paningin ng Diyos, ng Allah. So, ito yung mga iba pang sanhi o dahilan ng pag-ahaj at marami pang meaning din yan na wisdom na hindi natin nalalaman. So, ito yun. So, gagawin ko sana itong video, yung araw ng mga Eid o bago, kaso nagbakasyon din ang utak ko sa paggawa ng video, gusto ko magpahinga. Kaya ngayon, kahit although late na, at least makapagbenepisyo to sa mga kapwa natin na hindi Muslim at malaman nila ano bang pinagagawa ng mga Muslim sa araw na ito, bakit nagsaya sila, ano bang meron, piyesta ba nila, o ano. So, kaya kaunting maiksing kaalaman lang na ibinahagi ko sa inyo at maraming salamat sa panonood. Pakishare ito sa mga Muslims, sa mga hindi Muslim pala na kasamahan mo para magkaroon sila ng kakaunting kaalaman lang patungkol sa Islam about sa aming paniniwala. So ang Hajj ay obligado at sa mga kaya pumunta at isang beses sa buong buhay at ito ay panglimang haligi ng Islam. So yun lang po, maraming salamat. Hanggang doon na lang at Eid Mubarak sa mga Muslims na nanonood dyan. At maraming salamat. Hanggang doon na lang po.